Okay. Hi everyone, this is Joanne and welcome back sa aking YouTube channel. So time check, 11:42 na. Ay mali, 10:42 na pala dito. So magi 11 o'clock na. Tapos kanina, habang nagpapatuyo ako ng buhok, browse ako, nakita ko na may nagtanong tungkol dun sa, ang word na is, nagtataka daw siya dahil dun sa process nung pag-input ng data sa EAD, yung step 1 kasi nun, personal information nung sender. Tapos yung step 2 nun, yun namang information nung receiver. Tapos ang sabi niya is, nung nilagay daw niya yung address ng pagpapadala niya sa Pilipinas, ang sabi daw doon is, ang term kasi doon is input too long. Ibig sabihin, masyadong mahaba daw yung address na nakalagay. So, bago ko yan sagutin, explain ko muna sa inyo kung bakit ganun ang nangyari. Or kung bakit ganun ang nangyayari. Commercial muna. Kung kayo po ay mahilig mag-shopping sa Shopee, alam ba, mga pantalon, mga damit pambata, I do recommend you to visit Great Elohim. Great Elohim. So, meron po silang magandang rating sa Shopee and maganda rin po yung service na ibinibigay nila. At best-selling product po nila yung mga jeans. So, please do visit Great Elohim. Great Elohim. Another thing, kung kayo po ay may mga kamag-anak sa Cagayan Valley, sa mga ibang part ng Isabela na gusto niyo pong surpresahin, yung mga nauuso po na pagbukas ng trunk ng car ay may mga balloons and may mga cakes at saka may mga pera na rin. So please do visit yung page po ng Tugigawaw Surprise Delivery. Tugigawaw Surprise Delivery. Thank you! Ay, hindi pa pala tapos. Dun po sa square na nakalagay is address, parang lahat pwede mong ilagay kasi parang ang laki ng space, di po ba? Parang buong kasulok-sulukan ng bahay, barangay nyo pwede nyo isulat. Pero ang totoo po, meron na po kasing limited number of characters kayong pwedeng ilagay doon. So, kapag dumami na, sumobra na siya doon sa limit, lumalabas po yung input too long. Tapos, kahit anong pindot nyo po doon sa continue, hindi po kayo magpo-proceed doon sa step number 3. Ang problema naman po, kapag kinat nyo lang, halimbawa, sumunod kayo doon sa rule na hanggang limited number of characters lang, eh parang, kumbaga sa sentence, eh puro subject lang yun, walang predicate. Makarating naman kaya yun sa Pilipinas. Hindi naman po lingit sa kaalaman natin lahat na ang paglalagay ng detalyadong impormasyon ay nakakatulong para makasigurado tayo na makakarating yung ipadadala natin, whether it's box or mga business papers, na dun sa destination. Pwedeng malate because of something, pero definitely makakarating kasi kumpleto nga yung address. Kaya ang goal natin is maipasok natin yung buong address. So this thing, nasasabihin ko po sa inyo or ituturo ko sa inyo po, work sa akin nung nagpadala po ako ng parcel from Japan to Korea. Medyo troublesome lang to, pero nag-work sa akin. So, possible, mag-work din po sa inyo. So, ang ginawa ko po is, di po ba may malaking square doon? Tapos sa baba, may nakalagay na states and then etc. So, ang ginawa ko po, hinati ko yung address ko into two parts. Yung isang nilagay ko sa malaking square, tapos yung ilalagay ko sa baba. Kasi tayo, di ba, basically, pag sinabi mong state, eh isang word lang yon. Kumbaga parang Cavite, ganon. Kung ano man yung mga state, isang word lang yon. Pero, kauulit ko ng process dahil sa totoo lang po, nakailang ulit din ako ng input tulong na yan. Eh, nakita ko po na posibilidad, may possible na paghati mo kasi dun sa address at nilagay mo dun sa square tas sa baba, every time na lumalabas ng input tulong nun, bawasan nyo lang po yung nandun sa taas tapos ilagay nyo po dun sa pinakababa, sa state, etc. na nakalagay. So, ang nangyari po, habang umiikli yung nandun sa square, humahaba naman po yung nasa ilalim. So, nung time na nagawa ko yun at nahuli ko kung ano yung magandang combination, naisulat ko yung buong address. Tapos, nakapag-proceed pa ako dun sa susunod na step. Para ipakita po sa inyo how it works, nandito po tayo ngayon sa step 2, yung recipient's information. So, ang lahat po ng inilalagay ko ditong information ay hindi totoo, gawa-gawa ko lang po. Just to let you know. So, yung country is Philippines. Tapos, ayan po yung address. Inilagay ko lang po dyan yung pangalan ng street. Tapos, yung barangay. Hanggang doon lang po. Tapos, yung mga block at saka yung mga lot kung saan po.
sa states ko na po nilagay with etc. etc. Isip-isip pa more. And then yung postal code, telephone number, and then that's it. Step 3. Ganun lang po kasimple. So, continue lang po kayo. Step 3, 4, 5, 6. Tapos, may kapag natapos na po yun, may darating sa inyo na email under EMS label na nakalagay po dun yung eksaktong address nyo dito sa Japan at yung eksaktong address ng recipient nyo po. Sana po meron kayong natutunan para sa araw na to. Sa nagtanong po, maraming salamat. I think this is also a way para mas malaman ng maraming tao kasi I think we all have the same input tulong na pinagdaanan. So maraming salamat po. Yes, minasai.